Good morning, good afternoon, good evening sa panig ka man ng mundo. So, biyahing Southern Tagalog naman tayo ngayon. So, andito na tayo ngayon sa Tiplex, part ng Tiplex na to. So, maaga tayong nag-umpisa from Baguio City. Particularly, yan, Magibengen. And then, ito na, ma-enjoy natin yung biyahe. Kasama natin yung kasamaan sa office. Gumamit tayo ng government vehicle para ma-enjoy naman natin yung tax natin. Yahoo! Yan, so this part na, dito na tayo sa Skyway. Ito yung bago, yung one bypass road na para diretso ka na doon sa Islex. Yan, hindi rin ako familiar sa lugar na to. So, naman talaga ako laging bumabiyahe. But I enjoyed this trip. Para ka lang nasa ibang bansa. Yan. Narating na natin yung province of Quezon. So, tinatarget natin puntahan yung isang school doon para mag-benchmark tayo. Kasi may sinasabi nilang kung may isang magandang school doon. Napadaan din tayo dito sa isang bowl nila. Robinson's, kumain lang. And then, bago tayo nag-proceed doon sa school. So, ito na yung pinaka-main gate ng Manuel Enverga University. Yan. Manuel S. Enverga University Foundation. So, isa ito pala itong private school to, pero malamak pala yung campus. Actually, parang Tarutin campus is yata to. The whole province. Yan, Manuel S. Enverga University Foundation. Autonomous University pala to. Sa itong kwan. So, andito na tayo ngayon sa harap ng library nila. Kasi ito yung pakay natin para mapuntahan. So, naglibot-libot ng konti. Nakapag-picture sa mga friend natin dito, mga staff. Sa through the leadership of Ma'am Rose Villamater. Ito yung entrance. Tingnan natin, bibisit natin. Walang gaanong kung ngayon, estudyante kasi same break. Summer break. So ito yung kanilang frontage. Walang gaanong estudyante. Ito yung kanyang surroundings. Isang napakalaking library, ito yung napakalaking school, university. Private university. Dito sa Quezon province. Ito yung kanilang BMGO or Vision Mission. Ito yung steps. At ito na yung ano pang tawag dito, may standee ng kaibigan natin si Ma'am Rose. Siya yung naka-standee dyan. Nag-welcome sa atin. Okay. Pinpasukin natin yung pinaka-main floor nila. Ito yung pinaka-main floor. Andiyan yung online catalog. High-tech din siya. Iniscan-iscan lang yung ID. And then, very cozy, very neat. Kung sa ISO ito, pasano-pasano. No? We will be joining you today at this moment. So before we proceed with the highlights of MSEF and the university libraries, may we request everyone to stand up for the doxology while receiving the Philippine National Anthem. Yan dito, welcome nila tayo dito. Maraming silang welcome activity para sa atin. Yan, so na-present nila yung mga briefer video nila. Yan, marami kaming natutunan dito. Nakapasyal din kami dito sa kanilang sa museum. Ito yung museum nila. Yan. Ang ganda ng arrangement ng kanilang museum. Marami kaming natutunan. And very accommodating, very friendly yung staff through the leadership of Ma'am Rose. Si Ma'am Rose, dati nating kaibigan yan. Kaya naisipan nating pasyalan siya dito sa Quezon Province. Particularly Manuel S. Enverga University Foundation. Yan. Ito yung mga gamit ng mga founders ng school, including the pictures. Yan. Marami tayong natutunan. Yan.
isa din pala silang ma-influensyang tao dito sa Quezon Province. Ito yung sinaunang kotse nila, parang doon, parang sa Quantin yun, kotse ni Crespo Lugo sa Ilocos. Isang magandang kwan dito, services nila is yung 3D printing services. Para po sa 3D printing, kasi meron po tayo 3D printing na ino-offer. Yung costing po niya is depende po dun sa hours, sa dimension ng or sa laki ng ipiprint, then yung filament or yung banana ng banana. Yan, ito yung mga resources po niya ay gawa na po yan mismo dito sa 3D. Yan, ito yung 3D printer nila. So, ito yung isang napakalaking memorable na naging smart natin dito. So, hopefully, maka-acquire din kami next year para sa additional services natin. Makaroon din ng 3D printing services. Nakakatuwa din panoorin yung pag-print ng 3D services. Ito rin yung part ng kwan ko nilang Filipiniana section. Yeah. Kakatuwa din na kahit na puro internet ng ginagamit ng mga academicians niya, mga tao. Maganda pa rin gumamit ng print materials para ma-preserve natin yung eyes natin. Ano? Kasi mahirap din kung puro computer lahat, puro cellphone or tablet. And that is according to studies. No? So maganda rin gumamit ng print to improve our reading and protect our eyes. So, ito ulit yung kanilang reading area. Ang ganda. No? So merong mga ilan na estudyante na gumagamit. Na yung mga kasamahan ko. They are interacting with the other professionals in the library to gain more knowledge. Ito rin yung parbanda ng office ni Ma'am Rose, yung director ng library. May mga receiving sofa. Maganda na, no? Maganda siya. Maganda yung design ng library nila. Then of course, after nung kwan, talagang napakabait nila sa amin. Pinagbirihan na pa nila kami. Binigyan pa nila kami ng token. Yan. And then after that, yan. So ito na yun. Ito na yung pinaka-frontage. Nag 360 video lang ako dito sa harapan ng library. Para makita nyo kung ano yung overview. So after this, actually, in-invite na kami ni Ma'am Rose na mag-stay sa kanyang bahay. Yan. Napakabait. Meron siyang bandon. Ito na yung pictures ng mga token after the merienda. Thank you so much, Ma'am Rose. So yung bahay na pinahiram sa atin, dito sa Dalampasigan Homes. So, ang ganda ng community na to. Yan, so naglakad-lakad kami papunta dun sa Dalampasigan. Ginaid kami ni Ma'am Rose. Mabait. Libre pa kami, meron pa kami pa bits na libre. Good morning from Gisgis, Sariara, Quezon. Yung morning natin dito sa rooftop ng bahay ni Ma'am Bellamator, yung kaibigan po natin. Nabusing. Yan, dito tayo ngayon sa yan, ang tawag natin diyan. Dalampasigan Resort Homes. Ito yung magandang view sa rooftop. Yan. Malapit na, actually, malapit lang dyan yung seashore, mga 5 minutes. And then, kita din natin dito yung Mount Banahaw. Yan. Ito yung magandang morning natin dito sa Gisgis, Sariaya. Quezon. Good morning. Ito naman yung Dalampasigan ng Gisgis, Sariaya, Quezon. Nag-relax muna tayo dito. Thank you so much, Ma'am Rose, for offering your house. Beach house.
So, nakapasyal tayo dito sa Sariyaya. We enjoyed it so much. Thank you. Yan, so napadaan din ulit tayo dito sa what? University of Batangas, Lipa Campus. Isa din pala itong napakalaking university dito sa Batangas. Actually, number one daw sila sa engineering. Yan. Top one daw sila sa engineering. So, marami din pala ang kuhan dito. Magaganda at magagaling na universidad sa Southern Tagalog. Ito yung library nila. Ako, panto eh. Ito, high school pa lang to. High school library lang to. Then, sa isang building yun yung sa college naman. So, naka-departmentalize yung kanilang libraries. May kanya-kanyang librarian din na in charge. Ito na yung mga kanila campus nila. And then, ito naman ito yung kanilang museum. Kapag picture din tayo sa librarian nila, since kasamahan natin yung isa dito sa from Benguet, yung isang librarian. So, napadaan din tayo. Yan si Karen together with the Batangueña librarians. And then napadaan din tayo dito sa one sa Lyceum of the Philippines University dito sa isang campus nila. Yung librarian din dito ang galing Benguet, so we try to visit him also. And then marami ding top notcher pala dito na produce ng LPU, more on the maritime courses. So ito yung ambience ng kanilang libraries doon. Maganda rin, very cozy. We are using the same, system. Okay? So kaya relate na relate much yung ating mga kasamahan dito. So, tuloy na padaan lang tayo dito. Wala doon sa itinerary, pero since kasamahan, napadaan tayo para magbigay ng suporta. Yan. Papunta na tayo doon sa De La Salle pa, pero medyo traffic. Yan. So, ito yung kuha natin, pa-welcome nila. Ito na yung ambience din ng De La Salle pa, library nila. Napaka-cozy, parang kuhan lang. Parang sa Manila din, na isang maganda ang kanilang building at saka interior designing. Yan, nakipagputo din tayo sa kanilang librarians together with the Director of Student Services. Ito na yan. Yan. So, nag-roam around tayo together with Ma'am Chona. Yan. Yung director nila. Maraming estudyante pa dito ngayon. So, hindi pa nila... Actually, finals daw. Kaya, medyo maraming tao na gumagamit ng library. So, ito na yun. So, ito na yung kuha nila. Naglibot-libot lang tayo para makita natin yung magaganda nilang collections and arrangements. Yan. Napabisit din tayo sa kanilang archives. Na-welcome din nila tayo ng mga napakabait nila, very hospitable sila. After that, actually, nag-merin uli kami doon. Salamat sa pamirianda, Ma'am Chok of De La Salle University, Lipa. Naging kuhan din natin, kaibigan natin, through the recommendation of Ma'am Rose din. So, meron din silang mga learning commons. Mayroong kuhan din, canteen, cafe. So, hindi ka na mamang problema. Kapag gutom ka sa library, meron ng cafe doon sa loob ng library mismo. So yan yung entrance nila. They are using also RFID for gate monitoring. So, ito na rin yung frontage. Yan, Jose Jokno building. Yan, nakaharang yung ating sinakyan. At ito naman yung kanyang 360 view for your references and information. Yan. Okay, pa-exit na tayo. And subukan natin maghanap ng tulugan doon sa malapit daw sa dagat. Dagat daw ang gusto ng kasama natin. So, nag-exit tayo para maghanap din.
natutulogan natin since morning, andito tayo ngayon sa Sigayan Bay. Dito tayo nag-check-in muna ng day 2 na tour natin dito sa Batangas. So, ito yung kanilang entrance papunta doon sa beach front nila. Ito yung receiving office. Okay. Close pa kasi maaga. So, yun, meron din namang swimming pool dito sa loob. Yun, may mga cottages. More or less, nagre-rinse yung mga cottages na kung ano, 4,000 up. So, yun, dyan yung swimming pool. And then, doon, papunta yung sa may beachfront. Tara, puntahan natin doon. Ito, isa daw itong product ng Sigayan Bay, ang makapuno. Makapuno daw ito eh. Yun, tikman natin. So yan, pa-uwi na tayo. Mission natin. Thank you so much, Southern Tagalog. Quezon Province in Batangas, experience natin ngayon. Pa-uwi na tayo ng Benguet, Baguio City. Experience naman sa mga pasalubong na naibigay nila doon. We enjoyed it so much. And until next time, thank you so much for watching. Consider subscribing also if you like the video.